Nagbabatay sa labas ng clinic ni Doc Aga. Pero, mga 600 to 700 times lang naman siya nagtanong sa akin. Ano ba ka naman? Hindi kaya para nagdududa na siya. Naku, huwag naman sana. Alam mo talagang planado to. Naku, talagang pinagplanuhan ko talaga itong surpresa ko kay Doc Aga. Naku, dapat talaga. Alam mo, tama talaga ito sa timing. Dapat talaga okay na okay. Talaga sinedap ko to para okay sa timing talaga. Talagang ilano mo talaga. Ano yung tamang Bart, how are you? How are you? Ano timing sinasabi mo? Timing, kasi... Timing. Ako, alam ko. Dito may meron kayo pinapakulo eh. Binibitin niyo pa ako eh. Kulo? Sige na, sabihin niyo naman sa akin. No? Kulo? Talaga. Kulo? Time. Sige na, please lang. Ito lang, maiba lang. Ano talaga yung pakulo niyo? Ano pakulo? Ito, parang may susurprise kayo sa akin. Ako may pakulo? Oh, Bart. Dumating na ba yung tatay ni Doc Aga? Bakit na dito? Ang tatay? Oo, oh, hindi mo alam. Darating yung tatay. Kayo, kung ayaw niyong masama sa gulo, huwag kayong makikialam, ha? Ako, galit ako sa tatay ko. Hindi ko mapapatawad yung sa ginawa niya sa akin. Kaya huwag kayong makikialam. Sabi nga dyan! Okay, mag-ninakaw! Hoy! Balik mo yan! Thank you.
na mabuhay. Tio, ano ba problema mo? Wala na ako dahil mabuhay pa. Eh kasi, mamaya, Pasko na, di ba? Tapos lahat sila nagno-noche buena. Ang buong pamilya, magkakasama, nagtatawanan, nagyayaka pa, nagbubukasan ng regalo. Pero ako, nag-iisa ako sa bahay. Walang kasama kundi ang payatot kong busan sa kutila. Tapos walang kayakap, walang bubukasan ng regalo. Sino talaga nung buhay? Ayoko na! Magpapakamatay ako! Alam mo, OA mo, ang dramatic mo. Nakalimutan mo na ba na imbitado tayo sa Noche Buena sa bahay ni Doc Aga mamaya? Imbitado? Ako? Matapos kong sirain ng pinakamalaking sorpresa ng taon? Gusto pa kaya nila ako makita? I don't think so. Oo naman ako, sinabi sa akin ni Alex bago pumasok sa clinic. Huwag ka naman masyadong OA. Talaga? Sinabi! Sinabi niya! Sana may burkon. Come on! Kalina, sino Aga nasan? Hindi sa clinic. Kasi punta ko muna. Tony, wag muna. Bad timing. Nag-usap sila sa lobby mo sa ilang bago. Kalina, good news ang dala ko. Sigurado ko matutuwa si Doc Aga sa sasabihin ko. Oo! Ano? Hindi naman kasi makakanta na maganda, sabi lang niya. Hindi ako natutuwa. Arts, kasi dapat surpresa namin to sa'yo eh. Dapat kasi mamaya pa sa Noche Buena namin sasabihin eh. Tama. Kaya lang ha, itong si SPO2 ha, sinira yung plano namin eh. Barts, alam mo talagang nagpakahirap ako. Hirap na hirap ako sa kakahanap sa tatay mo, no? Naku talaga. Bakit mo ba kasi hinanap? Doc Aga. Ano? There's always saying ha, na it's Christmas time in the city. Cool! Kudo, alam mo hindi ko akalain magagawa mo sa akin to. Alam mo yung sitwasyon namin ng papa ko. Kaya nga eh, alam ko eh. Alam mo, so bakit? Eh, panahon lang para makapag-ayos kayo eh. Pards, bakit ba meron pa kayong tampuhan ng tatay mo, ha? Pards, alam mo, hindi mo maintindihan eh. Alam mo, Jorge, ha? Matagal lang hindi nag-uusap yung mag-amang yan eh. Ha? Kaming dalawa lang lagi ni Mang Gabi ang nag-uusap. At lahat ng mga problema o balita tungkol kay Doc Aga, sinasabi ko sa kanya. Eh, pangako ko kay Mang Gabi, hindi ko sasabihin kay Doc Aga. Dahil alam ko magagalit sa akin yan eh. Pards, eh bakit ba parang galit na galit ka sa tatay mo? Anong parang? Hindi ako parang galit. Galit ako. Dahil walang ginawang tama yun. Isa ka ba? Makikialam ka rin. Alam mo kayo, ang hilid yung makialam. Christmas, anak. Wow, you're looking good. Okay ka ngayon, ha? Teka, maka-exagerado yun, ha? Maka hindi niya magustuhan. Yes. Merry Christmas, anak. Alam ko na. Bali, dumarating na siya. Hi, anak! How are you now? Eh, okay ka ha? Uy, gusto ko yung kutis mo. At saka medyo mataas ka ngayon ha? At saka matipuno ang katawan mo. I like that. Guwapo ng anak ko ha? Oh, George! Oh, Gabi. Kanina ka pa ba yan? Ay, hindi ako kakapasok lang ha. Ah. Eh, Mang Gabi? Oh. Parang di yun ang
kung siguro kailangan i-rehearse yung sasabihin ninyo sa sarili ninyong anak, ano ha? Ah, hindi. Alam mo, George, importante sa akin itong first meeting namin eh. Magkikita kami. Matagal ko na hindi nakikita yung anak ko eh. Eh, alam mo na, yung first impression. Alam mo na, eh, kaya ayokong magkamali. Kaya gusto ko, tama yung mga sinasabi ko eh. Yan. Yung ano mo, ang totoo niyan, George, excited ako eh. Gusto ko makita, ang tagal namin hindi nakikita eh. Antika, nasaan ba si Aga? Ay, inaaligaan ho yung elepante. Ay, sabihin, inaasikaso ho yung aso. Meron hong ginagamot, pero papunta na ho dito yon. Papunta na, ha? Oh, talaga. Excited ako. Siya nga pala, George, si Gudo, may nabanggit sa aking Mang Berto. Sino ba yun? Si Mang Berto! Oh. Yun po yung ano, yung tatay nung girlfriend ni Doc Aga. Si Mang Berto. Diyan lang ho nakatira yan sa kabilang pinto. Diyan lang, ha? Pero ang sabi, yung daw si Mang Berto na yan eh, suplado at saka medyo hayat. Yung bang kala mo kung sino, mataas ang ilong. Ay, nako! Suplado! Totoo ho yan, Mang Gabi. Si Mang Berto ho, ubod ng sungit. Mas lalo na kay Doc Aga. Naku, talaga napakasungit niya kay Doc Aga. Tsaka napakasuplado. Pero, madaling utuin. Madaling utuin. Suplado na madaling utuin? Oo. Ibang klase, ha? Suplado, madaling utuin. Madaling utuin. Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh. Hey, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a one-horse open sleigh. Hey! Ay, ang galing mong kumanta, oh. Malay, huwag masyadong pisilin. Baka ma-jingle naman ako. Nakakatuwa ka, Balayo. Alam mo, Balayo, kung hindi ako nakatingin sa'yo, akala ko si Basil Valdez ka eh. Yung tono, gano'n. Alam, sabi nga ng mama ko noon, pinaglihin niya raw ako sa boss ni Frank Sinatra. Ayun! Ako, hawig! Hawig ka, oh. Yung tono, yung medyo tataas, tapos bababa. Yun nga, sabi. Yun, yun nga. Galing mo naman. Alam mo, naisip ko lang, siguro nung araw, recording artist ka. Dapat sana. Ay, tinukuha ko ni Ryan Kayabyab dun eh. Sasama ako sa grupo ng Smoky Mountain Group. Kaya lang. Strict to parents ko eh. Gusto nila sa seminaryo ako lumaki. Seminarista ko eh. Alam mo, talaga, Balay, sa gwapo mong yan, parang nakikita ko na ang daming mga bebot na mga dead sa'yo, ano? Siguro yung bang... Alkang patay na patay sa'yo. Malay, may mga bata, baka madinig eh. Tayo dalawa na lang, pag-usapan natin ano malayin. Eh, dito ko naman eh, di ba? Mga bata eh. Ayaw kong sabihin lang, wapo ako. Okay nga talaga, okay. Magkakasundo tayo. Malay, baka... Kuhin na lang ako ng ano, ng salabat na mainit dyan. Yung boses ko parang namamalat. Oo eh, ha? Yung bang nangangati. Oo eh. Pakikuha mo ko lang. Sige, kuha kita. Eh, okay. Teka, baka gusto mo samahan ng puto. Puto? Malaki. Makat sa lalamunan yun. Huwag na. Salabat na lang. Salabat. Okay, salabat. Coming up. Salabat. Hey! Papa. Pa, bakit? Papsil, bakit mo naman inuutusan yun? Itatay ni Doc Aga yun ah. At saka, Papsil, kararating yun yung tao na nakakahiya naman, inuutusan mo. Ano nakakahiya ron? Eh, idolo ko nun eh. Pan ko yan. Ha? Yung mga ganun yung tagahanga, tuwan-tuwa yan pag nauutusan. Uy! Balay! Ito na! Naku, tama-tama! Isa na ba? Saan ba tayo? O, ito, dito. Pukar yan. Thank you. Alright! Okay. Woo! Ayan. Ayos. Tama yan. Eh, Mang Gabi, magtatagal ba kayo dito? Ha? Siguro. Dahil alam mo naman eh. Pagkasigaw mo, para ba nag-exercise ka na nung pagkanta? Hey! Tama yun!
kinausap ko na nga si Pards, ano, at ayaw talaga niya kusapin yung tatay niya. Ano pa gusto mong gawin ko, sana nga magbago ang isip niya. Alam ba, Gudok? Nakita ko nga yung tatay niya. Nagre-rehearse ng dialogue kung ano sasabihin niya doon sa anak na. Imagine mo yun, nire-rehearse niya yung dialogue sa sariling niyang anak. Pero talaga, ano bang gagawin natin? Nalilito na nga rin ako. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko dyan kay Pards. George, Doc Aga is coming to town. Kausapin mo na. Sige na! Ay, ayoko nga kausapin. Godo, kausapin mo na yan, ha? Kaibigan mo yan. Ikaw naman, subukan mo. Ako, sinubukan ko na ayaw talaga makinig sa akin. George, masungit yan eh. Sige na kayo sa akin. Gudo, kaibigan mo yan, hindi ba? Sabi mo sa akin, close kayo. Ay, sige, dali. Subukan mo, kausapin mo. Ah, nga pala, no. Close na close kami yan eh. Ako ang bahala. Ano? Sinabi nang hindi ko kakausapin. Huwag yun na akong pilitin, hindi ko kakausapin. Pards, kasi diba sabi ni Tony, magkasundo na daw si Mang Beto at saka yung tatay mo. Milagro yun, Pards. Minsan nang mangyari yun. Kahit na! Kilala ko tatay ko. Puro kapadpaka na naman yan. Pards, sige na, kausapin mo lang, please. Kausapin mo lang. And besides Doc Aga, he is your mother. And besides Doc Aga, he is your sisterhood. Hindi nga, Aiko. Ikaw naman, hindi mo sinasabi sa akin mas gwapo yung tatay mo sa'yo, ha? Sa tagahanga ko yung pagdating sa pagkanta, gustong-gusto ang boses ko niyan. Vibes kami niyan eh. Give me five. Give me five. Ang dali. Ang wrong timing kayo kahit sa tayo. Bakit? Hindi. Bala eh. Masyado ko namang killjoy, ha? Kaya naman ang nangyayari sa buhay mo, exciting eh. Parang yan. Papa, baka nakakalimutan mo, darating yung mga magbabalot para mag-intrega. Sige, bahala ka. Baka malusot ang ano naman. Oo nga pala. Hindi kayo namamansin eh. Para kayo mga manikin. Aga. kumusta ka na? Matagal tayo hindi nakita, no? I remember, the last time was... Nung graduate ako sa high school. Oo. Iyon. Ano, maasa nga ako na... nadarating kayo nun eh, pero wala rin. Yung pala, iniwan muna kami ni Mama. Son. Hanggang ngayon ba naman eh, hindi mo pa ako napapatawad? Tinuro niyo ba akong anak? Tinuro niyo ba akong anak? Alam niyo, hanggang ngayon hindi ko pa rin mapatawad ang sarili ko dahil sa napakaliit na bagay. Tapos tawagin niyo ako anak. Aga, sandali lang. Makinig ka sa akin. Maliit na bagay ba yung maghirap tayo? Anak, I wanted to give you the best. Pero nabigo ako eh. And I do not have the strength or the nor the courage to tell you this. Because, alam mo naman, gusto kong maibigay lahat ang luho ninyo eh. Hindi ko maibigay. Dahil sa hirap. Kaya I was so disappointed in life eh. No. Pa, hindi naman sukatan ng kayamanan sa pagmamahal eh. Alam mo kung sinabi niya lang sa amin yung dahilan noon, may intindihan ko naman yun eh. Kaya lang ang problema yun ang what, pa? He did not give us the chance to understand you. No? You are not man enough to face your problems.
At dahil doon, anong nangyari? Namatay si Mama sa sama ng loob. And what happened next? I had to support myself. Kami magkakapatid ang bumuhay sa sarili namin. And now we're okay. Diba? Tapos ngayon pupunta ka dito. Bakit? Bakit kayo nandito? Ano feeling niyo? Mababalik niyo yung dati? Son, give me another chance. I am really, really so... Pa! I'm really sorry too. I'm sorry na ikaw naging tatay ko. Okay na kami, oh. Ako, okay ako. So pwede ka nang umalis. We don't need you. It's okay. Sana naman mapatawad mo ako. Sana'y meron pang konting natitirang pagmamahal ka sa akin. Because I care for you. Anak kita. Pero... Parts, alam ko na hindi ko dapat pakialaman ang buhay mo dahil syempre, buhay mo naman yan, diba? Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na maswerte ka pa rin dahil nandyan ang tatay mo sa darating na Pasko. Ingit na ingit nga ako sa'yo eh kasi kahit na nagkaroon kayo ng problema dati, kahit na nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan, maganda pa rin yung narating mo. Tinan mo naman ngayon, doktor ka na, diba? Samantalang ako, hindi man lang ako nakatapos ng pag-aaral. At nung bumalik yung nanay ko sa buhay ko, anong ginawa ko? Diba, pinagtabuyan ko siya. Hindi ko man lang nasabi sa kanya na pinapatawad ko na siya at mahal ko pa rin siya. Parts, maibabalik po ba yung mga nawalang panahon? Maibabalik pa ba niya si Mama? Tapos anong gagawin niya? Babalik na lang siya ng ganun? Ano? Anong gagawin ko para tawarin ko na lang siya ng ganun-ganun na lang? Eh, pero Parts, kailan pa? Kung kailan wala na si Mang Gabi. Kung kailan na hindi mo pa nasasabi sa kanya na mahal mo pa rin siya. Parts, hindi pa huli ang lahat. Ayoko. Diba, sabi nga nila, ang Pasko daw, panahon ng pagpapatawad, panahon ng pagmamahalan. Sana, Parts, kung noon natulungan mo ako sa problema ko, sana naman ngayon kahit papano matulungan din kita.
Saan ako pupunta? Ah, eh, aalis na ako. Eh, bakit hindi na lang kayo dito magpalipas ng Pasko? Gumagabi na. At saka, di ba ang talagang pakay niyo naman eh, mag-usap kayo ni Doc Aga? Pero, nag-usap naman kami. Nakapag-usap na. Sige, lakad na ako. Manggabi. Siguro naman eh, hindi rin yung masisisi si Doc Aga sa inasal niya sa inyo. Eh, siyempre, matagal din kayo hindi nakita at nakapag-usap. Alam kong malaking pagkakamali yung iniwan ko si Aga at yung kanyang mami. At alam kong hindi ako naging mabuting ama. At inaamin ko yun. At alam ko rin na hindi naman niya ako basta-basta mapapatawad nang ganun-ganun na lamang. Pero ang dasal ko at panalangin ngayong Pasko, eh, magkasundo kami, magkaintindihan. Kasi kaya ako nagpunta rito eh, upang humingi ng paumanhin sa kanya eh. Alam mo, Gudu, gagawin ko ang lahat para mabalik ang pagmamahal niya sa akin. Yun ang pakay ko eh. Pero mukhang hindi ata ganun eh. Kaya, sige, alis na ako. Pero, Manggabi, gagawa ako ng paraan. Siyempre naman, gusto ko rin magkasundo kayong dalawa sa araw ng Pasko. Lagi nagpapaalala sa akin na laging maging maunawin sa kapwa. Dapat, kung nagkakamali man eh, marunong ka rin magpatawad. Bakit si Manggabi, sarili mong ama, hindi mo mapatawad at pinagtatabuhin mo pa? Bido, alam ko ginagawa ko. Problema namin to, kaya huwag kang makialam.
Son. Pa. Bakit kayo nawala? Bakit nyo kami iniwan? Okay lang naman na wala tayong pera eh. Ang importante na naman yung magkakasama tayong lahat. Hindi naman pinag-uusapan dito tayong pera. Puro kasi kayo pangako. Puro kayo pangako. Alam niyo pa, kung hinarap niyo lang yung katotohanan, hindi sana tayo nagkaganito eh. Well, ano masasabi ko, son? I'm really sorry. Hindi ko malaman kung bakit ko nagawa yun. Pinagsisisihan ko lahat yan eh. Pero nangyari na yan at wala akong maisasagot sa iyo. At yung mga nangyari, nakaraan na yun eh. Hindi na natin maibabalik yun. No, huwag niyo sabihin sa akin yun dahil hinihiyan niyo ako pa eh. Alam niyo ba yung ginawa niyo? Hinihiyan niyo ako. Oh, sige, aga. Aalis na ako. At, hindi ko maipaliwanag sa yung lahat eh, dahil ang gulo-gulo kasi ng isip ko noon eh. Sana maunawaan mo ako sapagkat talaga, deep in my heart, I'm really, really sorry. Kaya lang eh, nangyari na yun. Tsaka isa pa, aga eh, you know, I'm not getting any younger. Ang gusto ko sana yung remaining years of my life, magkasama tayo. Mabalik yung pagmamahala natin, yung pagtitinginan natin as father and son. Yun ang miss na miss ko eh. Sapagkat, alam mo, kung alam mo lamang, you are a part of me. Pero, anong magagawa ko ron? Gusto ko sana pagbigyan mo ako para mapunuan ko yung mga pagkukulang ko sa'yo. Pero, it looks like, wala naman eh. Sige, ako'y aalis na at hindi na ako magpapakita sa iyo uli. Pa! 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 Pa, I love you, pa. I love you, son. Son. Masaya tayo lahat. Yes. Tahit. Oh. Ah, mayroon kanta.
Aba, kakatos yung mga ito, ha? Okay. Yan. Silent night, holy night, oh my papa. Oh. Teka. Ah, balay. Pwede ba, huwag ka nang kumanta. Eh, baka umulan po. Ang delikado. Balay, sabi mo sa akin, boses ko Basil Valdez eh. Oh. Tsaka yung Frank Sinatra ka, boses ko, sabi mo, di ba? Tagahara kita, di ba? Di ba, sabi mo, galing ko nga, pero... Noon yun. Pero ngayon, hindi na. Sabi nila kasi, ikaw ay mapagmalaki. Pero, uto-uto. Sabi. Sabi mo, uto-uto. Uto-uto. Di ba? Gusto mong dumalandra dyan? Kinakarinyo lang kita eh. Ikaw naman naniwala. Ako na naman sa kapas since this moment, we are all celebrating Christmas. It's time for Christmas. We're singing for the world. Let's live together in harmony. It's time for Christmas. It's time to heal the world. Let's come together. It's Christmas time. Christmas, you will find your way home. Together with friends, you will never walk alone. Christmas, in all these wonderful places. Different colors and different faces. Peace, in the silent night. No more pain, let's stop the fight. Heaven, like a place on earth. It's Christmas time, it's